Lahat. Padadamihin ko muna ang mga viewers. Okay. Madami ng viewers natin, no? Nasa 1.4K na siya. Ang bilis, ganun kabilis. Ngayon, sa mga hindi naniniwala na nakidnap si Don, sasabihin ko po sa inyo ang lahat-lahat. March 16 po ng 5:30 to 6 PM naganap ang pandudukot sa kanya. Nahuli na po ang gumawa sa kanya noon. Pinagkatiwalaan niya po, tunuring niyang kaibigan. Matagal na po namin siyang kilala. Walang iba kundi si Maverick Edrol Sapitanan. Ang masakit lang sa pamilya ni Don na kayo lahat nagbabash sa kanya. Hindi niya man lang may pagtanggol ang sarili niya. Hinahanap niyo si Don. Binroadcast na sa GMA. Nakarating na sa NBI. Nakarating na sa CIDG. Nakarating na sa PNP. Pero kayo lahat hindi pa rin naniniwala. Kung hinahanap niyo si Don, lalo na kami, hinahanap namin siya. 3 weeks na pong nawawala si Don. Mas gugustuhin ko po, samahan niyo ako magpatulfo tayo. Later po, mananawagan ako kay Sir Tulfo. Naawa po ako sa inyo, naintindihan ko po kayong lahat. Pero, hindi po may pagtanggol ni Don ang sarili niya dahil siya po ay wala. At sa mga nagsasabi po na si Don okay, nakita na, nasa clinic siya, wala pong katotohanan lahat yon. Fake news po yun lahat. Makipag-coordinate po kayo sa Roja City, sa general nyo po, sa headquarters nyo po. Ipa-confirm nyo po kung totoo ang nangyari. Isang mabigat na akusasyon. Siguro naging coincidence ang lahat, hindi natin alam. Si Don lang ang tanging makakasagot sa lahat ng mga katanungan nyo. Kasi ako po, wala po talagang alam. Ang alam lang po namin ay mahanap si Don na buhay at masabi niya ang side niya. Hindi niyo po nararamdaman yung nararamdaman namin. Alam ko po, naintindihan ko kayo, galit kayo. Dahil akala niyo na scam kayo or what. Ito na lang isipin nyo, ha? Ngayon ko nga lang to eh, nalaman eh, nung nadukot na si Don. Ito, may nagsabi, bakit daw nakakapag-post si Don gamit ang account niya? How come daw? Okay, ganito sasabihin ko sa inyo, ha? March 16 po, 2021, dinukot si Don ng mga armadong tao. Ang kilala lang po namin si Maverick. Nangyari po ito, bago po nangyari ang pangingidnap o robbery sa bahay ni Don, si Maverick Sapitanan, supposedly, magkikita sila ni Don sa labas, sa alabang. Nagbago po ang isip ni Don dahil ang hirap ipaliwanag sa inyo. Nagbago ang isip niya dahil ramdam niya, nahuli niya si Maverick
Nabuking niya si Maverick. Na si Maverick ang grupo din ang nagpapatay sa mga tauhan ni Don. At nagpadukot. Kung natandaan niyo yung LGBT na mga bakla na pinatay, mga tauhan ni Don yun. Napakasakit lang kasi ang daming nagbabash, hindi naniniwala. Bakit hindi nyo tanungin ang otoridad dyan sa Rojas? Para maliwanagan man lang kayo. Ang pandudukot na, na nangyari nun, supposedly sa labas dapat si Don kikidnapin. Naramdaman ni Don yun, nagagawin sa kanya ni Maverick. Nagbago ang isip, nag-twist ang isip ni Don. Instead na magkita sila sa alabang, ang nangyari, pinasundo si Maverick. Kaya kung nakikita niyo sa video, si Maverick sinundo. At doon siya nakaupo sa likod ng driver, hindi sa harap. Nagduda sa kanya ang driver, bakit lumipat siya sa likod. Bago nangyari yun, may nakaabang na dalawang sasakyan sa bahay nila doon. Pumasok si Maverick sa bahay, may dalang baril. Natural po na papasukin si Maverick dahil kilala siya. Labas-pasok siya. In short, inuutusan siya ni Don. Tauhan siya. Pinagkatiwalaan siya sa pera. Dahil nga matalik na kaibigan, di ba? Matagal niyang kakilala. Pero dahil may pakiramdam na si Don that time, nagtaka ang mga tao sa bahay nila doon. Bakit naka-bulletproof na siya at may dalang baril. Ang guard walang kinalaman, walang alam. Akala niya natural lang. Tao ni doon eh. Ang sama-sama lang kasi sa pakiramdam na hinahanap niya si Don, mas lalo kami. 3 weeks nang nawawala si Don, hindi namin alam kung buhay o patay. Dapat nga po kayong naghahanap sa kanya para magkaroon ng linaw ang lahat. Dapat imbis na magalit kayo, dapat ang ipanalangin nyo na makita si Don na buhay para at least man lang mabayaran kayo, mabigyan ng hustisya lahat. Hindi naman nagtatago si Don, nakita ko FB niya. Bukas. Nadukot siya sa bahay niya. Ibig sabihin, hindi siya nagtago. Nung one time na pinaalam niya sa amin na nagtago siya dahil may gustong kumidnap sa kanya, nakausap niya si Maverick that time. Sabi niya sa amin, mag-ingat daw kami kay Maverick sa pitanan dahil nabuking niya na daw si Maverick. Si Maverick daw ang may pakana ng lahat. Itong si Maverick, nagpanggap na kinidnap daw siya. Doon nga kami nagtataka eh. Sino nagkidnap sa'yo? Sabi ni Don, bakit ka kinidnap? Sino? Napablatter mo na ba bago mangyari to? Binugbog ka, sabi ni Don sa kanya. Binugbog ka? Nakuha mo pang mag-text? Bakit hindi mo ipablatter? Ang blatter sa kanya, barilan daw. Samantalang binugbog siya. Pinapunta siya ni Don sa bahay. Sabi niya, sige, halika dito. Ayaw niyang pumunta. Ang hirap ipaliwanag sa inyo kasi hindi kayo naniniwala. Hindi din kayo naniniwala sa CIDG, sa PNP, sa NBI. Lahat nakarating na to. Kung gusto niyo ipatulfo, tutulungan ko pa kayo. Manawagan tayo kay Tulfo. Ang sa amin lang, ma-recover namin si Don. Buhay man. O patay na. Masakit sa amin kasi hindi niya malang maipagtatanggol sarili niya. Ang alam ko dati kayo nagmamahal sa kanya. Hinahanap niyo si Don sa account na to. Paano niyo hahanapin ang isang taong nawawala? Naintindihan ko.
ang mga pighati nyo, mga hinanakit nyo. Pero dapat ipanalangin nyo, buhay si Don, para maharap kayo lahat. Yun lang. Buhay sana siya. Mas pabor sa amin yun. Kung pabor sa inyo, mas pabor sa amin na pamilya niya. Nagpapasalamat ako kay ex-mayor Ike Patricio dahil nung time na nagsumbong kami sa CIDG, alam niya kaagad ang nangyari. Tumawag ang general ninyo dyan sa Capiz, dito sa CIDG NCR, para i-confirm kung totoo nga ang kidnapping. Sinagot ng CIDG NCR. May nagsumbong, may nag-report. Totoo po yun. Hindi po sila pwedeng magsinungaling dyan. Isang beses lang po ako mag-live sa inyo. At ito inuulit ko. May nagtanong pala. Bakit daw pala na-access yung account ni Don? Okay, ganito po yun. March 16, 2020, nadukot si Don. Kinuhanan lahat sila ng cellphone, gadget, laptop, jewelry, pera, maleta, lahat nilimas sa kanila, sa kanilang bahay. Thanks God, isang cellphone ang naiwan. Supposedly, dala-dala nila yon. Nakalimutan, nakaligtaan. Isang cellphone. Isang cellphone na nakapag-report sa akin na si Don dinukot. Nung gabing alas 8, Las Piñas PNP, nag-report po kami na nawawala si Don. That day, sabi ng mga armadong tao na kasamahan ni Maverick sa pitanan, babalik daw sila sa lugar. Kinuha ni Maverick lahat ng susi ng sasakyan, pati susi ng bahay. Dali-dali kaming bumalik sa bahay, kinuha namin ang SD card. Yun ang unang-unang inisip namin, para at least man lang doon, malaman namin kung sino ang mga tao sa likod ng pandudukot na yon. Doon, siguro nakita nyo naman, sunod-sunod yung post ko. Pero hindi si Don yun. Na-retrieve nung pamangkin niya ang kanyang account. Dahil yung account na yun, ang pamangkin niya ang gumawa. Kaya na-retrieve niya yung account na to. Ginamit namin ang account ni Don para sa publicity. Para sa publicity. Dahil alam namin maraming publicity si Don. Ginamit namin to para ipakalat. Hindi ko po hinihingi sa inyo ang simpatya o maawa o maniwala. Ito lang po ang sasabihin ko. Lahat ng sinasabi ko may katotohanan. Saan man tayo makarating, pwede nyo akong kasuhan kung hindi ako nagsasalita ng tama o nagsisinungaling ako. Pero sa ngayon, bakit ako nagkakaganito? Takip ang mukha ako. Dahil hindi pa nahuhuli si Gino Ledesma at si Marlon Guevara na kasabwat ni Maverick. Nakasamahan niya sa gym. At sa likod nito, nagpakilala daw silang NBI. Hinahanapan sila that time. Kaya nagtagal sa bahay ang mga armado. Kulang-kulang isang oras, inabot nila. Hinahanapan sila ni Don kung saan at anong dahilan bakit nyo ako kukuhanin. Kung warrant of arrest, sabi ni Don, wala daw siyang kaso.
Sabi niya, ipakita niyo ang papel. Pinaluhod lahat ng tao doon sa bahay para hindi makita ang mukha. Pero thankful. Thankful kami dahil may CCTV. Yun ang hindi nila. Hindi sila aware doon. Kahit hinugot man nila yon, umaandar pa rin yun. Doon sila nagkamali. Ito si Maverick. Unprofessional robbery. Pumasok na sa kidnapping. Nabulag sa pera. Ang bali-balita sa kanya, palit ulo daw. Kasi itong si Maverick involved sa drugs. Tapos, may narinig kaming balita na gusto niya daw umalis. Actually, sinabi to ni Don. Gusto niyang umalis sa isang grupo. Pero kailangan daw tubusin siya ng ganun. Hindi ako natatahimik, hindi natatahimik ang pamilya ni Don hanggat hindi siya nakikita. Alam mo, Gino Ledesma, Marlon Guevara Reyes, itinuro kayo ni Cyril Nolan at saka ni Maverick Sapitanan. Kayo ang kasama. At hindi na rin kayo pwedeng mag-deny dahil kitang-kita sa CCTV ang ginawa nyo. Yun ang magpapatunay. Anyway, 48 hours lang ang hot pursuit kila Marlon at saka kila Gino. Ngayon, finailan sila ng regular filing. Dahil ang unang nahuli, sila Maverick. Kaya nagkaroon ng inquest kaagad. Yung sinasabi nilang ginapang, may narinig din ako na ginapang na ng Chinese ang pamilya ni Don. Wala pong katotohanan yun. Ang dami pong fake news. Wala pong katotohanan na nakita na si Don, na na-recover na, na nasa clinic na. Wala po. Ako magsasabi sa inyo, wala pong katotohanan lahat yan. Unang-una ang makakaalam, kami po na pamilya niya, kung na-recover na si Don. Kami po ang unang-unang makakaalam. At ako po mismo ang magpo-post kasama ang GMA pag na-recover na si Don. Buhay man po o patay. Masakit man isipin na patay. Pero 3 weeks, ano pang ini-expect namin? Masakit, masakit sa amin. Sa inyo pera. Pero bigyan nyo ng chance si Don na magpaliwanag sa inyo kung buhay. Pera ang nawala sa inyo. Paano ang pamilya niya? Pera. Buhay. Pasalamat kami kung buhay si Don. Makita lang namin buhay si Don. Masaya na kami. Hindi si Don, papaalam ko sa inyo, hindi si Don tumatakbo sa obligasyon nyo. May balak siyang bumalik dyan. Nagkaroon lang siya ng problema sa sek. Doon nag-umpisa. Pero wala siyang balak tumakbo sa inyo. Kasi kung may balak siyang tumakbo sa inyo, hindi na yan siya madudukot sa mismong bahay niya. Kung sasabihin yung drama, okay. Karapatan nyo po yun magsalita. Dahil hindi, wala po kayo sa pangyayari. Ang tangi ko lang pong sabihin, kung gusto nyo talaga, sige po, mag-a-announce ako mamaya, magpapatulong tayo kay Tulfo. Dahil nararamdaman ko yung mga pighati nyo, sana naman po, pakiusap lang. Hanggat hindi pa nakikita si Don, hanggat hindi pa madepend ni Don ang kanyang sarili, kung anong nangyari sa kanya, siya lang po ang tanging makakasagot nun sa inyo. Sana po, nakikiusap ako. Masakit po sa amin na maririnig ang pangbabas nyo. Nawala yung tao, hindi niya may pagtanggol ang sarili niya. Kung ma-recover man po si Don buhay o patay, Gino Ledesma, Marlon Guevara,
mas maigi sumuko na po kayo. Dahil pagpatay na po si Don at lumabas na po yung warrant of arrest ninyo. At nagbabala kayong tumakbo pa din sa batas. Hindi ko po alam kung anong gagawin sa inyo. Sa pamilya po, nananawagan po ako sa inyo. Sa pamilya po ni Gino Ledesma at saka ni Marlon Guevara Reyes. Kung maaari po sana, isuko nyo na po yung anak ninyo. Dahil darating at darating ang panahon, lalabas ang warrant of arrest nila. Tapos na po yung 48 hours na hot pursuit sa kanila. Kaya finaila na po sila ng supplemental affidavit kay Marlon, kay Gino Ledesma. Kasi hindi pa na tukoy ang tunay niyang pangalan. Kaya nahuli siya. Anyway, last ko na po ito na live, kaklaruhin ko po sa inyo. Hindi pa po nakita si Don, wala sa clinic na sinasabi. Hindi po nagtatago si Don dahil siya po ay dinukot. Kung ayaw niyo pong maniwala, lumapit po kayo sa PNP ng Rojas o sa General ng Rojas City. Ipa-confirm niyo po dahil sila, may alam sila, lahat ng otoridad. PNP, NBI, CIDG po. Alam po lahat ang nangyayari kay Don Jaan sa Rojas City. Yung kaso niyo po ng payout, iba po sa kaso namin. Kayo habol niyo payout. Okay. Paano niyo mahahabol ang payout kung wala si Don? Kaya kung maaari, tulungan niyo nga ako eh. Tulungan niyo yung pamilya niya na mahanap si Gino Ledesma na yan at saka si Marlon Guevara. Dahil sa likod niyan, may nakapagsabi na sa likod daw na eto, nagpapasalamat ako sana kay ex-mayor Ike Patricio dahil tumawag siya sa akin that day na nireport namin sa CIDG. Tumawag siya sa akin. Tumutulong siya. Laking tuwa namin dahil tumutulong siya. Laking pasalamat namin, tumutulong siya. Ex-mayor, pwede po bang ipaliwanag mo sa akin yung sinabi mo? Gusto ko maliwanagan. Ang sabi niyo po sa akin, sa call, yung pamangkin niyo po, kaibigan ng attorney ni Gino Ledesma. Gusto nang sumuko. Sabi niyo pa nga po sa akin, ang liit ng reward, 200,000, gawin mong 1,000,000. Sabi ko, umuo na lang po ako. Para lang po that time maabutan kong buhay pa si Don. 24 hours tumawag pa kami sa number ni Don. Naghinga-hinga lupo yung boses. March 16, nung dinukot si Don, may tumawag po sa amin, number ni Don ang gamit. Humihingi po ng ransom. Nung sumagot lalaki, ibinaba po. Kaya nga sabi ko sa'yo, Gino, tsaka Marlon, pag si Don pinatay nyo, lalong lalala ang kaso nyo. Kaya ako nag-live ng ganito para gusto ko makarating sa lahat. Sige, patulfo natin. Dahil alam ko, si Sir Tulfo makakatulong sa atin. Hinahanap niyo si Don, mas hinahanap po namin siya. Sana naman po, sa maliit na information na binigay ko sa inyo, yung iba dyan na hindi naniniwala, pera, pera, pera. Iba po yung kaso niyo kay Don. Haharapin niya po yun. Yung kaso po namin na pandudukot nila Gino tsaka nila Marlon sa kay Don, iba naman po yung kaso na yun. Si Don walang kinakatakutan dahil wala pa siyang kaso. Actually, alam na ng NBI, CIDG ang kaso ni Don dahil sa SEC.
Alam na nila yun. Ginawa lang ng CIDG, PNP, tsaka NBI. Ginampanan lang nila kasi may nag-report na pandudukot. Kita nyo ang video, ay dami pa rin hindi naniniwala. Sinisiraan nyo pa rin si Don. Naawa ako sa tao, alam nyo kung bakit. Pinapalabas nyo, binabash nyo na siya ang sa likod ng account na to. Kaya ako lumabas sa inyo para at least malaman nyo at maliwanagan kayo. Pwede po kayong magkaso. Kasuhan nyo po si Don. Mas maganda po, buhay si Don. Buhay si Don para masagot kayong lahat. Pero pag patay na si Don, Gino tsaka Marlon, lalong lalala ang kaso nyo. Lumiliit ang mundo nyo, Gino tsaka Marlon. At sabi mo, at may nagsabi si Mayor, ex-Mayor Ike, gusto ko lang liwanagin mo to, ex-Mayor Ike, na sinabi mo ang sa likod nito sa pandudukot, na sabi mo na gusto nang mag-surrender si Gino, na walang cellphone, wala na kahit ano, kasabay ng kanyang attorney. Pero sinabi mo sa akin, kakausapin muna ako ng attorney ni Gino. Hindi po ako pumayag. Bakit kailangan pa akong kausapin ng legal counsel ni Gino? Sa anong paraan? Hindi ko maintindihan. Hindi ko maintindihan. Paliwanag niyo po. Kasi tinanggihan ko, that time bumitaw ka, ex-mayor Ike, akala ko tutulong ka. Pero nung hindi ko kinausap ang counsel ni Gino, tumawa ka sa akin. Ikaw ang nagsabi na nasa likod nito may information ka. Sabi mo, ang sa likod nito, mga Pasay Police na natanggal sa serbisyo, ang kasabwat nila Gino. Yun ang sabi mo, na nakuha mong information kay Gino. Pero bakit that time na pinapasurrender mo si Gino, bakit hindi sumerender? Hindi nag-ano, kusang sumuko. Bakit ganun? Gusto ko lang maliwanagan to, Sir Ike, Mayor, ex-Mayor Ike. Bakit ganun? May alam po kayo sa pangyayari. Bakit po may alam kayo ngayon? Gusto ko malinis yung pangalan nyo. Bakit po kayo may alam dito? Gusto ko lang po ipaliwanag nyo. At nung tinanggihan kong kausapin ako ng counsel ni Gino, wala na. Tumawa ka lang sa akin. Ano po ang kinalaman nyo po dito? Gusto ko lang maliwanagan sa lahat. Anong kinalaman nyo po dito? Bakit alam nyo kung sino ang sa likod ng pandudukot? Yun lang. Nagtataka talaga ako bakit. Sabi ng mga taga CIDG, ang layo nyo po. Sila nga nang lapit-lapit. Kung nag-surrender na si Gino, di sana nag-surrender na. Dito malapit para isurrender sarili niya. Pasalamat nga po sana ako sa inyo eh. Dahil tutulong kayo, sabi nyo. Pero bakit? Sabi mo susurrender, pero bakit wala? Walang Gino. Kaya sa inyo po, kung gusto nyo po talaga, yung sa inyo kasi payout, wala po akong kinalaman doon. Ang akin po, bakit ako nag-live? Dahil lagi nyong ini-insist na si Don sa likod nito ang pambabash nyo. Masakit po sa amin dahil kami mismo naghahanap. Kaya po ako nag-live. Para po, malaman nyo na ang mga fake news na naglalabasan sa inyo ay walang katotohanan. Kung meron man po, ako po mismo ang magsasabi sa inyo.
3 weeks na po nawawala si Don. Masakit isipin. Alam niyo po kung bakit? Nagme-maintain po yun ng gamot. Yun ang inaalala ng pamilya. May high blood po siya. May diabetic po siya. May asthma po siya. May bali po yung braso nun at may bali po yung paa nun. Ginapos po siya, napatalikod. May bali yung arm niya. Fractured yun. Hindi pa yung gaano magaling. Pero anong ginawa? Dahil akala ni Maverick, akala niya dahil may problema si Don sa Rojas, akala niya hindi magsusumbong kung gagawin niya to kay Don. Akala siguro ng Maverick na to, hindi na yan, hindi na yung magsusumbong. Dahil may problema na yan sa Rojas. Actually, wala pang kaso si Don. At haharapin niya po kayo. May threat po sa kanya. Kaya siya naglaylo. Ang pag, yung threat na yon, alam niyo kung bakit? Si Maverick ang nagsabi sa kanya. Sabi niya, da, may gustong magdumukot sa'yo. Sabi niya ganun, hindi ka daw dudukutin dyan sa bahay, sa labas. Doon na nagtaka si Don. Bago nawala si Don, nasabi pa sa amin yan. Na-record ni Don sa cellphone. Pautal-utal siya habang nagrarason kay Don. Pinaaamin siya ni Don kung may kinalaman siya sa pagpatay kay Erica, yung mga bakla na tauhan ni Don. Ramdam ni Don eh. That day na dinukot siya, sa labas siya dudukutin. Tanong sa kanya ni Don, paano mo nalaman na dudukutin ako? Naikwento pa yan ni Don bago siya nadukot. Ang sama-sama lang kasi sa side namin kasi hindi may pagtanggol ni Don ang mga pangyayari. Wala siya. Ngayon kung hindi pa rin kayo naniniwala, pwede po kayong magkaso. Sana sabi ko, makitang buhay si Don. Yun lang. Kasi may mga kasagutan at itatanong pa kayo kay Don na dapat pa ninyong malaman. At kung yung sinasabi nyo mga pay-in nyo yan, pay-out, ano ba yan? Harapin ni Don yan kung may problema siya sa inyo. Pero walang kaso si Don eh. Ang akala, buong akala ni Maverick, okay na, pwede yan dukutin, pwede yan kidnapin, kasi hindi na yan papalag. Dahil may problema yan sa Rojas. Yan yun. Si Maverick, napaka-unprofessional kidnapper. Ambisyoso, in short. Kinuha niya yung susi ng sasakyan ni Don. Kahit magbonit. Yung sa video, kung mapapansin nyo, may audio po yun. Isinigaw ni Don ang pangalan ni Maverick sa pitanan, nakabonit. Nakabonit, sabi nakabonit. Ibig sabihin, kilala siya ng mga tao kahit magbonit siya. Matagal na siyang kilala. Siya lang yung bukod tanging nakakalabas-pasok doon sa bahay nila Don. Kaya yung guard walang question doon pag pumasok siya. Tauhan siya ni Don eh. Sir Rafi Tolfo, kung matutulungan niyo po ang mga tao sa Capiz, kung makaabot po sa inyo to, tulungan niyo po sila para ma-solve po yung problema na to. Kasi hindi pa po sila naniniwala sa CIDG, PNP, tsaka sa NBI. Baka sa inyo po, sakali, maniwala po sila. Kasi ang mga tao sa Capiz po, laging sigaw, ipatulfo na ipatulfo. Sir Rafi Tulfo, humihingi po ako sa inyo ng tulong. Kung
panghimasukan niyo po ang problema na to. Mas maganda po. Ayan na po, tinutulungan ko po kayo manawagan kay Sir Tulfo para iparating natin to. 7.9K ang viewers. So, ibig sabihin, pag tinawag mo si Sir Tulfo, hindi to biro. Maraming hindi naniniwala. Hindi ko kayo mabiblame. Sana lang po. Sana lang. Buhay si Don. Hindi po namin alam kung kayo po sa katayuan namin. Nag-aalala, hindi po namin alam kung ano ng katayuan niya. Kung hindi man po siya mamamatay sa torture ng kidnappers niya, baka ang ikakamatay niya po yung maintenance niya. Pag wala po yun inhaler, malamang kukulangin siya sa hininga. Yung pula dito sa ulo niya, may hard object na binugbog siya or sinuntok siya kasi nanlaban pa siya. Kaya tumagal kulang-kulang isang oras bago nila pinalabas si Don. Kasi ayaw sumama. I hope narinig nyo yun sa audio. Yung CCTV na yun, may audio yun. Maliit na salita, maririnig mo yun. Ang hirap kasi ang daming nakikisawsaw. Wala eh. Saan natin hahanapin si Don? Ang sama-sama lang isipin. Kasi sa tuwing iisipin namin kung kumakain na ba siya, ano bang nangyayari sa kanya? Last po nakausap namin siya. Yung boses niya po naghihingalo. Kaya pinabilisan po namin na ma-recover siya. Noong March 17, hanggang 18, 19, hanggang ngayon, hindi nyo po naintindihan yun. Wala kayo sa kalagayan namin. Ang hinahanap nyo pera, ang hinahanap namin buhay ng tao. May sakit po si Don. Pag hindi po nakapag-maintain yun, may mayayaring magkukulapse yun. Yun ang ikakamatay niya. Ang dami niyang maintenance. Ewan ko kung naintindihan nyo. Pero hindi ko kayo masisisi. Kaya nga nakipagtulungan nga ako sa inyo eh. Ilapit natin kay Tulfo, kaya kumasok kayo. Kung buhay si Don, haharapin kayo. Lahat biniblame nyo kay Don. Ang hirap ng trauma na nangyari sa mga pamangkin niya. Lahat nandun sila. Kinuhanan sila lahat ng cellphone, pinadapa sila. Nakita nila sinaktan si Don. Kayo kaya sa katayuan, yung mangyaring ganun. Isang guard lang, laban sa maraming armadong daladala ang lalaking baril. Anong kakayanan ng guard para ipagtanggol nila, pagtanggol niya? Nasa sa inyo na po yan. Hanggang dito na lang po. Lahat po ng sinasabi na
nakita na si Don na rescue na, nasa clinic na. Wala pong katotohanan yan. 3 weeks na po. Hindi pa rin nakikita si Don. Maraming salamat po. Hanggang dito na lang po.